Sa kabilang dako naman ay hindi lang si Father Obak at ang kondisyon nito ang naging hadlang sa kasalan at relasyon ni Jose Rizal at ni Josephine Bracken. Pati na rin ang pamilya at mga kaibigan ni Jose Rizal. Rizal, marami sa amin iyong mga kaanak ay pagkatutong dyan kay Josephine. Tama, baka si Josephine at ang kanyang ama ay espiya ng mga paring Espanyol. Sapagkat siya ang aking tinatangi. Napagkamalang espiya ng parang Espanyol sila si Josephine at ang kanyang ama na si George Stauffer sa kadahilan ng ang kanilang naging kasama at nagbigay gabay sa kanila sa dapitan ay si Manuela Orlac na may maganda at malapit na relasyon sa mga parang Espanyol. Ang pagtatapos ng pagpapatapon kay Rizal sa dapitan at ang simula ng pangalawang paglalakbay ni Rizal. Matapos ang 4 na taong pananatili ni Rizal sa dapitan ay panahon na upang siya ay makalaya. Ano itong aking nabalitaan? May pangyayari daw na epidemic sa Cuba. Tama po kayo, Sr. Rizal. Mayroon daw po ganong pangyayari sa Cuba. Nararapat lamang na ako ay susulad kay Gobernador General Ramon Blanco. Pagkatapos maipadala ang sulat ni Rizal kay Gobernador General Ramon Blanco, ay pinayagan naman ito kaagad ng Gobernador General at si Rizal ay naging voluntaryong doktor sa Cuba. Ang pag-alis ni Rizal sa dapitan. Pagkatapos ng 4 na taong pananatili ni Rizal sa dapitan, ay panahon na upang siya ay makalaya. Kitman sa kalooban ni Rizal, ngunit ito ay kailangan. Sa pag-alis ni Rizal sa dapitan, marami ang nalungkot dahil si Rizal ay naging mabuting ehemplo sa dapitan. Paalam dapitan, paalam aking mga kaibigan. Sa gitna ng gabi ay umalis na si Rizal sa dapitan sakay ng barkong Espanya patungong Maynila. August 6, 1896, dumating si Rizal sa Maynila ngunit hindi kaagad siya nakasakay patungong Espanya sa kadahilan ng umalis na ang kanya sanang barkong sasakyan na tinatawag na Isla de Luzon. Nananatili si Rizal ng halos isang buwan sa barkong nakadaong lamang na ang barkong tinatawag na Castilla. Padre, mayroon pong isasagawang paghihimagsik ang mga katipanero. At balak nilang patrisikin ang pumuno ng mga Kastila. Ganoon ba? Ako ay susulat ng report sa mga nakakataas na mga opisyalis hinggil sa katipunan. Sa kabilang dako naman, habang nagsimula na ang pagkatukla sa katipunan at revolusyon, ay hindi pa nakaalis si Rizal sa Pilipinas. Siya ay nananatili pa lamang sa barkong Castilla. August 26, 1896, ang sigaw sa Pugad, Lawin. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Katipunan! Sa hapong iyon, pinoproklama na ni Gobernador General Blanco ang State of War sa 8 probinsya sa paghihimagsik laban sa Espanya. Oh, may
Nagsulat po kayo galing kay Gobernador General Blanco. Maraming salamat kay Ito ay aking babasahin. Ikaw ay walang kasalanan at hindi ang punot dulo ng nagaganap na revolusyon. Ikaw ay walang kinalaman. Dahil walang kasalanan si Rizal ay tuloy ang paglalakbay niya sa Espanya. Panahon na ng pag-alis ni Rizal sa Pilipinas papuntang Espanya sakay ng barkong Isla de Panay. September 30, simula ng paglalakbay ng barkong Isla de Panay. Ngunit, sa kalagitnaan ng paglalakbay sa Mediterranean, sino dito si Jose Rizal? Bakit to, Ginoo? Ikaw ay arestuhin namin. Kami ay may utos na ikaw ay arestuhin. October 3, dumating na ang Isla de Panay sa Barcelona at si Rizal ay hinatid sa kuta ng kulungan. Senyor, siya si Jose Rizal. Dito ka muna manatili sa kulungan ito, senyor. Buenas noches, señor Rizal. Ikaw ay papawin